Even behind the Negros Oriental Representative Arnolfo Teles Jr. ni-raid. Pataras ng kalibre ng armas na samsam. Nasa na nga ba ang congressman? Meralco, may dagdag singil sa kuryente sa Marso. Ninoy Aquino International Airport di nakaligtas sa water service interruption ng Maynilad. 48% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang naniniwalang gagada ang takbo ng ekonomiya sa mga susunod na buwan ayon sa SWS survey. Pinusungan natin yan sa barangay Saksi. Lalaki na maril sa loob ng worship hall ng Jehovah's Witness sa Germany, 7 patay. Korean actor Lee Sung-gi bumisita sa Ilocos Sur. At mga sagot ni Liza sa may init na tanong sa Fast Talk with Boy Abunda. Muntik na mahagip ng umaharurot na puting van ang isang lalaki tumatawid sa Legazpi City, Albay. Maya-maya pa sumalpo ang van sa service vehicle ng isang telco company. Damay pati ang isang nakaparadong truck. Siyam ang sugatan na agad na isinugod sa ospital. Sa imbestigasyon na walang umano ng preno ang van. Igan ilang matataas sa kalibre ng armas ang nasamsam ng lusubi ng mga otoridad ang limang bahay ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Wala pa rin sa bansa si Teves pero sabi ng abogado niya hindi raw siya nagtatago at ang layon lang daw ng raid sa mga bahay niya ay magtanim ng ebidensya. Saksi, sina Maki Pulido at Marisol Abdurrahman. Pinasok na naka-full battle gear na composite team ng CIDG kasama ang Special Action Force at Philippine Army ang isa sa mga bahay ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. sa Bayawan City. Halos buong araw ang paghalubog at paglalabas sa mga nasamsam. Limang bahay sa probinsya ang nilusob at ginalugad, kabilang ang dalawa pang property sa Basay City na pag-aari raw ng ilang kaanak ng mga Teves. May ilang naaresto roon kabilang ang gwardiya at caretaker ng bahay. Marami nakatagong armas ang nasamsam, 16 na baril na ang ilan ay high caliber gaya ng M4 at shotgun, daang-daang bala, 3 granada at grenade launcher. 10 search warrants. Mm-hmm. So kung search warrants, ang subject ko nito, mga premises, 5 po ang subject premises sa iba't ibang lugar. Una, yung violation of Republic Act 9516, which is yung with regard sa explosives. And yung isa po, dun sa firearms, yung 10591. Sabi ni Interior Secretary Benhur Avalos, may kaugnayan ang raid at search warrants sa kasong murder ni Teves dahil sa magkakahiwalay na pagpatay sa 3 individual noong 2019. Wala raw kinalaman dito ang kaso ng pagpatay kay Governor Ruel Digamo noong March 4. Bukod kay Congressman Teves, subject din ng search warrant ang dalawang anak niyang sina Kurt Matthew at Axel at iba pang individual. Ayon sa kalihim, walang papeles ang mga armas at dati pa raw pinakukumpiska. Spurious kasi yung mga documents niya nung araw pa eh. Kaya nga sinasabi ko nga sa FAO, bakit hindi niyo pakuha yan? Tingin ng CIDG, mas marami pa raw nakatagong armas ang mga Teves. Kung ano po yung mga nakuha ninyo, sir, ito po yung initial information that you had before or yung mga information na nakarating sa inyo nung una, hindi nyo na po nakita sa actual operation na po? May mga nakita po kami, may mga hindi. Mga hindi po. More powerful than what you have confiscated now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang tanong ngayon, nasaan na si Representative Arnie Teves? Wala pa kasi siya sa Pilipinas. Kahit hanggang March 9 lang dapat ang travel authority na iginawad sa kanya ng kamera nang magpunta siyang Amerika. Humihingi raw siya ng extension hanggang April 9. Pero sabi ng House Secretary General, di pa siya pinagbibigyan. Sinabi namin doon sa mga tauhan niya, kailangan pag nag-request ka ng travel clearance or extension thereof, you must specify country or countries you will visit and the time, the dates. Pinayuhan na siya ni House Speaker Martin Romualdez na umuwi na sa lalong madaling panahon. Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nasa Asia na si Teves. Nakausap na raw siya ng abogado niya kahapon. Hindi binanggit kung nasaan si Teves, pero gate niya, nagpapagamot daw ito at hindi nagtatago. He expressed his intention to face the charges, to face the accusations.
Itinanggi rin daw ni Tevez na may kinalaman siya sa mga pagpatay noong 2019 na ipinupuko sa kanya ng PNP. Sabi pa raw ni Tevez, para raw magtanim ng ebidensya ang layo ng raid sa kanyang mga bahay at noong isang buwan pa raw siya may impormasyon. Nauna na nga raw siyang nagsuko sa PNP ng lahat ng kanyang mga baril. Sana lang yung safeguards ay i-follow. Well, ang report sa amin ay pinalabas lahat ng occupants, pati yung lawyers namin. Nagdadaka lang kami. Oo, bakit nyo palalabas yung pati yung lawyer? Wala pang tugon dito ang PNP. Ang seguridad naman sa Negros Oriental mas hinigpitan pa. We have just deployed a 50-man specially trained strong light reaction company. They were involved in the Battle of Marawi. Ang dineploy roong light reaction unit ng Philippine Army ay itinuturing na elite force para talaga sa counter-terrorism operations ng militar. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido. Ako si Marisol Abdurrahman. Kami ang inyong saksi. Sa tayo ng oil industry source, posibleng 70 hanggang 90 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. 10 sentimo hanggang 30 sentimo naman ang bawas presyong nakikita para sa kada litro ng diesel. Ang Meralco naman may dagdag singil ngayong buwan. Saksi si Joseph Morong. Aircon, electric fan at refrigerator. Ilan yan sa appliances na lumalakas ang konsumo kapag mainit ang panahon, lalo pag gusto mong magpapresko kapag tumatagaktak na ang pawis. Pero kung ikaw ang taga-budget ng pamilya, baka lalong tumagaktak ang pawis mo kapag nakita mo ang inyong electric bill ngayong Marso. May lampas 50 centimos kada kilowatt hour kasi nadagdag singil ang Meralco dahil sa tumaas na generation charge, bunsod ng malampaya gas facility shutdown nitong Pebrero. Kung 200 kilowatt hours ang inyong konsumo kada buwan, lampas 100 piso ang dagdag sa inyong bill. Doon na napupunta sa kuryente yung imbis na konting maiipon sana. Piso nga raw dapat ang dagdag singil ayon sa Meralco, pero napakiusapan nila ang mga supplier at ang Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang 1.1 billion pesos na generation cost. Tig 20 sentimos ang ikakarga sa electric bill sa Abril at Mayo. Ang ibig sabihin ba niyan, sigurado nang may dagdag singil sa Abril at Mayo? Hindi pa masabi ng Meralco dahil balik operasyon na ang malampaya. That might bring down the generation cost and we're hoping it can offset the effect of the amortization of the deferred generation cost. Pero binabantayan din ng Meralco ang tumaas na demand. Nagbabala na ngayon pa lamang ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng manipis na supply ng kuryente ngayong tag-init mula Abril hanggang Hunyo. Kaya ngayon pa lamang pinapayuhan na ang publiko na magtipid sa kuryente. Hinihikayat din ng malalaking kumpanya na sumali sa Interruptible Load Program kung saan sa halip na kumuha ng kuryente sa Meralco ay gumamit na lamang ng generator tuwing kukonti ang kuryente sa grid. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Simula ngayong araw hanggang March 14, ilang bahagi ng Cavite at Southern Metro Manila ang makakaranas ng water service interruption ng Maynilad. Isa sa mga apektado ang NAIA. Saksi si Lay Alves. Maging ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA na nasa Southern Metro Manila, hindi nakaligtas sa water service interruption ng Maynilad. Sa mga restroom ng Terminal 3, may mga nakastandby ng drum ng tubig sa storage room. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, lahat ng NAIA terminals ay may access sa tubig. Nakipag-ugnayan na raw sila sa Maynilad kaugnay ng service interruption. May water tankers daw sila na maaaring maglagay ng tubig sa kanilang storage tanks para matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga paliparan. Umaasa ang mga pasahero na di mawawala ng tubig sa airport dahil laking perwisyo raw nito kung sakali. Very important kasi di ba pag nag-toilet ka, you need to flush unless napakadumi. Then after yung mag-toilet ka na mo, maghugas na nga, lalo na ngayon dahil sa pandemic, you have to be sanitized. Pangit po talaga na wala tayong tubig kasi saan po ba tayo nakakita na toilet na walang tubig? Pagdating nila dito, mga foreigner natin, pagdating nila dito, lalo na mga turista ang pinunta nila dito para magbakasyon, mag-enjoy. Pag ganun po na dating nila dito, walang tubig. Unang-unang problema, unang-una pong dating sa kanila, ano ba itong bansa na to? Sa abiso ng Maynilad, simula ngayong araw hanggang March 14, ang water service interruption sa ilang bahagi ng Cavite at Southern Metro Manila. Dahil ito sa turbidity o paglabo ng tubig dahil sa hanging amihan, kung kaya mas mahabang oras ang kailangan para sa water treatment.
Mag-iikot daw ang kanilang mobile water tankers sa mga apektadong lugar para magrasyon ng malinis na tubig. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves ang inyong saksi. Bangkay na ang natagpuan ng magkapatid na menor de edad mula sa nasunog nilang bahay sa Sarangani. At sa Ilocos Sur naman, suspendido na ang lisensya ng isang driver na naka-aksidente sa dalawang rider na kalahok sa Endurance Challenge. Ating saksihan! Sa kuhang ito sa San Esteban, Ilocos Sur noong Pebrero, makikita ang pagsalpok ng isang kotse sa dalawang motorsiklong kalahok sa isang Endurance Challenge. Sugatan ang dalawang rider pero ayon sa mga polis, maayos na ang kanilang lagay ngayon. Kasunod niyan, sinuspinde ng 90 araw ng Land Transportation Office ang driver's license ng nagmaneho ng kotse. Paliwanag daw ng driver sa mga polis, nasilaw siya sa ilaw ng mga motorsiklo pero lumabas sa kanyang medical certificate na nasa impluwensya siya ng alak. Sabi ng LTO, bigong humarap sa unang imbestigasyon ang driver pero bibigyan siyang muli ng pagkakataon para magpaliwanag. Ang mga organizer naman ng naturang kompetisyon, pagpapaliwanagin din daw ng LTO kung bakit hindi sila dapat managot sa paglabag sa road safety rules and standards. Sa ngayon, wala pang pahayag ang grupo. Naharap naman ang suspect sa reklamong reckless imprudence resulting in double physical injuries and double damage to property. Ayon sa mga polis, nakapagpiansa na ang suspect. Sa Maitom, Sarangani naman, patay na ng matagpuan ang mga magkakapatid na 2 taong gulang at 3 taong gulang matapos hindi makalabas sa nasusunog nilang bahay. Ayon sa BFP Maitom, sinubukan silang sagipin pero masyado na raw malaki ang apoy. Mabilis daw kasi yung pangyayari dyan. Kumbaga na na-trap po sila kasi andun na sa pinto yung ano yung sunog. Tapos like gawa sa kawayan yung bahay. Ayon sa lola ng mga biktima, natutulog na noon ang kanyang mga apo kasama ang kanilang nanay at yahin nang mangyari ang sunog. Natulog na sila, sir. Niwag na sila kamat noon. Musa sila na nakabangon tung kusog na ang kuan kalayo. Narato naman po ang mag-igsoon, mama sa bata. Tung igsoon sa mama sa bata, nag-ambak na lang gani sila, sir. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Halos kalahati ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang naniniwalang gaganda ang takbo ng ekonomiya sa susunod na taon. Base po yan sa survey ng Social Weather Stations. At yan ang pinulsuhan live sa Barangay Saksi ni Jamie Santos. Jamie? Pia, nagpapasalamat yung ilang nakausap ko na kahit papaano bumabalik na yung kanilang kabuhayan na wala nitong pandemya. Pero hindi nilang nakikitang gaganda ang lagay ng ekonomiya tulad ng sinasabi sa survey. Pagpasok ng 2023, nakapagbukas na ng sariling tattoo shop si Ryan sa Maynila. Dati raw, sa bahay-bahay lang siya tumatanggap ng kliyente. Maswerte na raw kung makapagtattoo siya ng 2 o 3 katao sa isang buwan. Pero ngayon daw may shop na, dumami ang kliyente niya. Parang mas marami na yung tumatangkilik kaysa nung dati. Mas kaya po nila, parang ang ano, mas may extra money sila para gawin yung mga dapat na gusto nila. Ang vulcanizing shop naman ni Mang Mario sa Maynila, balik normal lang ang regular customers na nawala nung pandemic. Nung panahon ng pandemic, mas maraming customer kasi una-una kailangan nila yung mga bike dahil wala nga mga transportasyon. Pero nung natapos na yung pandemic, medyo bumalik na sa normal. Hindi siya malakas, hindi siya mahina. Ilang jeepney driver ang nakausap ko. Anila, wala silang nakikitang pagbabago sa lagay ng bansa at takbo ng ekonomiya. Mas lumala pa nga raw ngayon dahil sa pagtaas ng mga bilihin. Wala namang pagbago eh. Lahat ng mupo pare-pareho lang. Wala namang bagay na hindi tumaas. Oh. Tapos, nag-jeep ako, binenta ko tuloy jeep ko. Pero sa December survey ng Social Weather Stations, halos kalahating ng mga tinanong ang nagpahayag ng optimism o positive outlook sa magiging takbo ng ekonomiya. 48% ng mga sumagot ang naniniwalang bubuti ang lagay ng ekonomiya sa susunod na 12 buwan.
33% ang naniniwalang hindi ito magbabago at 9% ang naniniwalang sasama lang ito. Mismo ang gobyerno sinasabing maganda ang hinaharap ng ekonomiya ng bansa. We project our economy to grow by around 7% in 2023. Our actual projection is 6.5, but there are signs that we might be able to surpass that. Pero sa kabilang banda, mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin. Sa pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, aabot sa 6.1% ang average na inflation rate o bilis ng pagmahal ng mga bilihin ngayong taon. Higit na mas mataas kumpara sa target ng gobyerno na 2-4%. Base rin sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 4.8% o 2.37 million na Pilipino ang unemployed o walang trabaho nitong Enero. Pero dati nang sinabi ng PSA na dahil ito sa pagkawala ng seasonal jobs pagkatapos ng Pasko at bagong taon. Pia, para maibsan yung epekto ng mataas na presyo ng bilihin, gumugulong na yung cash aid ng gobyerno para sa pinaka-apektadong pamilya. At live mula rito sa Quezon City, para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Bawal muna ang pag-iimport ng pork products mula Singapore dahil sa outbreak ng African swine fever doon. Pero may pakiusap tungkol dyan ang isang grupo ng meat importers. Saksi, si Bernadette Reyes. Mabenta pa rin ang mga ulam na baboy sa karinderya ni Kat sa kabila ng banta ng African swine fever. Para masiguro ang kaligtasan ng mga customer, sinisiguro nilang malinis at sariwa ang mga binibili nilang karne. Sa amoy, sa itsura. Sa tagal naman po ng mama ko na nagkakarinderya, alam niya na po yung itsura ng maayos na pork. May meat inspection naman po sila. May suki rin po kami. Para mapigilan ang pagkalat ng ASF, pansamantalang ipinagbawal ang pag-import mula Singapore ng mga baboy at mga produkto mula rito. Sa bisaya ng Memorandum Order No. 20 ng Department of Agriculture, sa ilalim nito, bawal ipasok ang domestic at wild pigs at byproducts nito. Lumalabas kasi sa report ng Animal and Veterinary Services of Singapore sa World Organization for Animal Health noong Pebrero, may outbreak ng ASF sa Northwest Singapore. Ayon sa Meat Importers and Traders Association o MITA, wala namang epekto sa supply ng Pilipinas ang temporary ban. Pero mungkahin nila sa DA, baka pwedeng gawing specific na lugar lang ang sakop ng ban. Ang production, ang baboy galing sa green zone, pwedeng ibenta sa mga ibang lugar. Ito dapat gawin din sa, i-apply din natin sa ibang bansa. Ang mga green zone nila, dapat pwedeng i-import sa Pilipinas. Para madagdagan ang supply natin. Sa pinakahuling monitoring ng DA, hanggang 390 pesos ang kilo ng baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila. Para sa ilang mamimili, mahalaga ring may supply ng imported meat na mas mababa ang presyo at pasado sa quality standard. Medyo malaki ang tipid dyan kasi ang fresh kasi nga karne, mahal, nasa 300 plus ata. Ay ito, 200 plus lang. Kung kailangan nila, budget lang. Dito sila sa prosin. Pagkapangulam nun, mga sariwa. Dito sa trabaho market sa Maynila, magkatapat lang ang mga nagtitinda ng sariwang karne ng baboy at ng imported na karne ng baboy. Pero kapansin-pansin na mas mababa ang presyo ng frozen pork. Ang frozen na kasi matpigay halimbawa, mas mababa na hanggang 60 pesos kada kilo. Habang ang frozen na liyampo, mas mababa na hanggang 100 pesos kada kilo. Habang nananatili ang banta ng ASF, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, mahalaga raw na masiguro ang sapat na supply para maiwasan ang pagsipa ng presyo. Ang authority natin, dapat mag-approve sila ng more sources na ligtas so we have more options and that we are able to bring more meat for the country. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Department of Agriculture ukol sa mga mungkahi ng MITA. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Nasa Pilipinas na ang ilang eksperto galing Japan para masuri ang lawak ng oil spill sa Oriental Mindoro. Banta na rin ang langis sa mga magagandang beach sa Hilagang Palawan gaya ng namataan sa bayan ng Taytay. Saksi si Sandra Aguinaldo. Coron, El Nido, Buswanga, at Tinapakan, mga ubod sa gandang destinasyon sa Hilagang Palawan.
Pero ang kanilang pino at puting buhangin baka madungisan ng oil spill mula sa Oriental Mindoro. Ngayon nga, sa baybayin ng barangay Kasyan sa Taytay, Palawan, may bakas na ng oil spill. Nagkasana ng cleanup ang Philippine Coast Guard. 159 nautical miles o 295 kilometers ang layo ng Taytay sa Nauhan, Oriental Mindoro, kung nasaan ang bahagi ng oil spill mula sa Mount Princess Empress. May oil slick na sa baybayin ng ilang bayan ng Oriental Mindoro at sa Semirara sa Caloya Antique. Bukod nga sa Taytay, may senyales na rin ng oil spill sa Agutaya at Cuyo. Tugma sa sinabi ng Coast Guard at mga eksperto sa UP Marine Science Institute na may indikasyon ng pag-anod ng langis patungo sa Northern Palawan. Yung Northern Palawan, tsaka yung paring Antique, yung Caloya, hindi po na sa inaalarma namin kayo, pero dahil may indication na pumupunta yung langis sa inyo, wala pong ibig sabihin po ay talaga pong maganda kayo. Pero maaari daw na dispersed oil ang langis na nakarating sa mas malayong lugar ayon sa MSI. Mas maliliit na yung particles pagka dispersed sila as opposed to having the oil slick. Okay. So in terms of management or removal of oil particles, mas madali. Ang Boracay, nasa baba lang ng Oriental Mindoro, pero nasa kabilang direksyon ng agos ng dagat kung saan daw dadalhin ang langis. Based on projections and based on prevailing wind directions, Boracay will be spared. Pero having said that, the other areas are equally important. Ang mga taga-Cuyo sa Palawan gumawa na ng improvised oil spill boom gamit ang mga bunot ng nyug, lumang damit at plastic bottles. Isang barbershop naman sa Calapan, Oriental Mindoro ang nangangalap ng donasyong buhok mula sa mga customers para sa cleanup. Magdo-donate din daw sila ng 10% ng kita. Naalala ko yung Guimaras incident way back 2006 kung saan sabi ni Coast Guard, kailangan ng buhok, ng maraming buhok para doon sa oil spill. So naisip ko, baka pwede. Pero paalala ng eksperto, posibleng dagdag na problema ang mismong buhok dahil matagal itong mabulok at baka rin daw may hair product sa buhok na delikado sa kalikasan. Mas makabubuti na huwag tayong mag-introduce ng something new into the environment while addressing a problem such as an oil spill. If hindi naman pwede, susunod naman po kami sa DENR kung ano po yung may papayo nila. Nasa bansa naman ang mga eksperto mula sa Japan Coast Guard na tutulong sa pagkontrol sa oil spill. These are the members of Japan Coast Guard's National Strike Team, which is the special expert unit for oil removal and oil control. Makakasa kayo ng walang pati na suporta mula sa gobyerno ng Japan. Ngayong Sabado, tutulak sila sa Mindoro para sa survey at assessment katuwang ang PCG. Hamon daw ang lalim ng pinaglubugan ng MT Princess Empress. Aalamin pa nila kung ano ang lagay ng karga ng barko o kung nabutas ba ang estruktura. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Bagamat nabawasan, may mga sasakyang pandagat pa rin ng China malapit sa Pag-asa Island na sakop ng Palawan. Namataan din ang iba pang barko ng China sa ating exclusive economic zone. Saksi si Chino Gaston. Sa tatlong lugar na inikutan ng Philippine Coast Guard sa kanilang Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea, namataan ang mga barko ng China. Una, sa Pag-asa Island na bahagi ng Palawan. Sa tadya ng Philippine Coast Guard, nasa may 4 nautical miles lang daw ang layo sa pampang ng mga Chinese Maritime Militia Ships at ng Chinese Military Ship ng People's Liberation Army na nasa 8 nautical miles. Bawasan ang bilang ng Chinese Maritime Militia, but for the Chinese government vessels, particularly China Coast Guard vessel and the Philippine Navy vessel. Until now, they are still loitering around the Pag-asa Island. Ikalawa, sa artificial island na itinayo ng China sa Mischief Reef o Panganiban Reef. Sa paglapit ng ating mga piloto dito sa may Mischief Reef, muling nagbigay ng radio challenge itong Chinese Coast Guard na sinasabing
napalayo tayo at pumapasok daw tayo sa kanilang teritoryo. Pero sa kaman ng ating mga pagigiting na piloto, ayon sa batas ang ginagawa natin pagpapatrolyo dito ay pasok ito sa loob ng ating exclusive economic zone. 7 itong ginawa ng China Coast Guard sa buong Maritime Domain Awareness Flight ng PCG sa loob ng ating exclusive economic zone. Handa naman ang mga piloto sa kanilang isasagot na nakasulat sa isang papel na kanilang binabasa sa radyo. Sa Ayungin Shoal naman kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre, nakabantay sa di kalayuan ang Chinese Coast Guard Ship 5304. Di tulad ng dati, walang nakitang Chinese fishing militia sa loob ng shoal. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Chinese Embassy tungkol sa namataang military ship malapit sa Pag-asa Island. Pero sa ulat ng Reuters, iginiit ng China na may suberenya sila sa Spratlys kung saan bahagi ang Pag-asa, Ayungin Shoal at Panganiban Reef. Ayon sa DFA, umabot na sa 77 ang diplomatic protest na inihain ng Pilipinas sa panahon ng Marcos administration dahil sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang panunutok ng barko ng China ng laser sa BRP Malapascua ng PCG sa dagat ng Ayungin. Sa panayam ni GMA Integrated News Pillar Vicky Morales, tinanong si U.S. Ambassador Carlson tungkol dito. Recently, there was a laser pointing incident by China. And we, of course, we have the Mutual Defense Treaty, which states that the Philippines and the U.S. agree to respond to any external armed attack. Would you say that this laser pointing incident qualifies as an external armed attack? I will go by what I have heard Philippine officials say, including President Marcos, which is that they do not see that this incident with the laser it is one that would invoke or provide the basis to invoke the Mutual Defense Treaty. Mm-hmm. So we stand at the ready to work with our Philippine allies. We have your back, but what our goal is, our mutual goal, is to deter conflict, not to instigate conflict. Tinanong din si Carlson tungkol sa pagpapadala ng China ng isa sa kanilang warship malapit sa Pag-asa Island sa Palawan. Recently, just last Saturday, a Chinese warship was spotted near Pag-asa Island, and that's well within Philippine territory. Are they trying to taunt the Philippines and its allies, possibly? I can't speak for what the People's Republic of China is thinking or doing. What I can say is looking at what President Biden is doing, and that is focusing on our allies. Mm-hmm. No matter what the PRC is doing, all we want is fair competition. It's not about seeing what the PRC is doing, what threatening behavior. It's about making sure that we all play by the rules of the game in the international arena. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Dahil umano sa pagkalasing at labis na kalungkutan, pinagbabaril na isang senior citizen ang kanyang kainuman sa Antipolo City. Saksi, si Emil Sumangi. Dalawang lalaki ang nagmamadaling lumabas sa gate ng bahay na ito sa Antipolo City at naglakad papalayo. Maya-maya pa, sinundan sila ng isa pang lalaki na may bitbit na baril. Siya ang may-ari ng bahay na si June Galimba, 75 years old. Pinutukan niya ang dalawang naunang lumabas, kung saan isa raw ang napuruhan. Nagpaputok pa siya ng makailang beses sa ere at sa aso ng kapitbahay bago pumasok ulit sa gate ng kanyang bahay. Ilang saglit pa. Dumating na ang Antipolo Police SWAT team. Nagpalipad sila ng drone para ma-survey ang bahay. Pagkatapos, kinausap nila ang suspect na nagkulong daw sa loob. Lalabas, lalabas. Maya-maya pa, lumabas din ang suspect na agad namang inaresto. Ayon sa investigasyon, nakikipag-inuman si Galimba sa mga biktima nang bigla raw mag-init ang ulo nito. May pinagdadaanan tong suspect kasi allegedly iniwan ng asawa pati ng pamilya, so mag-isa na lang siya doon. Patuloy namin sinusubok na makunan ng panig ang suspect. Ang mga biktima naman nasa ligtas ng kalagayan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangi lang inyo. Saksi. Sigtamis ang tsokolate ang tagumpay na tinatamasa ngayon ng isang film chef matapos siyang maging bahagi ng isang reality competition sa Amerika. Kaya ngayong nasa bansa siya, ibinabahagi niya sa iba ang kanyang kaalaman sa paggawa ng tsokolate para malasap na nila ang success! Coffee mousse, chocolate cake, mango compote,
sa tunog pa lang ng ingredients sosyal at pang-international. Pang-international nga, pero with a Pinoy twist. Dahil may disenyo ng mapa ng Pilipinas ang obra ni Chef Daniel. Yung coffee bag, it's the representation of when I was able to showcase Filipinos in this show. Isa si Daniel sa mga nag-compete sa isang reality competition series ng isang streaming site. Malaking bagay raw para kay Daniel na makasali sa naturang show. Di rin daw niya inakala na ito ang magiging career niya, lalo pa't kakasimula lang niya sa ganitong larangan ng pandemya. When COVID hit, I lost my job, like most people sa industry natin. And habang nasa bahay ako, sabi ko, ano ba yung pwede kong gawin at ano ba yung pwede kong ibenta na hindi ginagawa ng mga ibang tao. And it just so happened to be chocolate. Kaya naman ngayong nasa bansa siya, gusto raw niyang ibahagi ang kanyang kaalaman sa paggawa ng tsokolate mula sa chocolate tempering hanggang sa tamang temperatura na kakailanganin. At syempre, maging tamang pagkain ng tsokolate para mas malasap daw natin ang linamnam nito. You actually rub it between your fingers, put it in your palm, cover it, and then you're going to like really sniff, break off a piece, put it in your mouth, and then you don't chew, you just let it melt, right? But also move it around your tongue. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng cacao farmers sa bansa at ang kaninang paggawa ng tsokolate. Naglaan din ng oras si Chef Daniel para magturo sa ilang estudyante. Payo niya sa mga nangangarap na maging katulad niya at marating ang pinakaasam na success. If they have a love for something or a passion for something, ipursige nila and go for it. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Susunod na. Korean actor Lee Sung-gi, ano nga ba ang pinagkakaabalahan sa Imokusur? At ang sagot ni Lisa Soberano sa pahayag ni Boy Abunda na disappointed ang TV host sa kanyang vlog. Magbabalik ka! Saksi! Sabi niya na I look like an angel. Siya in a way na I don't really need to say things out loud for him to know what I am feeling. She is an amazing person and she is my vibe. She accepted. Huh? Ayon, nakuhanan ng aktwal na pamamarilang isang lalaki sa loob ng worship hall ng Jehovah's Witness sa Hamburg, Germany. Walo ang patay kabilang na ang gunman na nagbaril din sa sarili. Dating miyembro ng Jehovah's Witness ang gunman. Inaalam pa ang kanyang motibo. Submitted for resolution ang reklamong paglabag sa anti-hazing law laban sa ilang miyembro ng Tau Gamma Pi fraternity. Kaugnay po yan sa pagkamatay ng Adamson University student na si John Matthew Salilig. Dumalo ang ilang miyembro sa preliminary investigation kanina. Naghain ng counter affidavit ang sumukong master initiator na si Danielle Perry. Pumili ng extension para makapaghain ng kontrasalaysay si Jerome Balot pero hindi siya pinayagan. Ang iba pa nilang kasamahan naghain ng withdrawal sa naunang hiling na isa ilalim sila sa preliminary investigation.
Ay kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tinututukan na ng DOJ ang mga kaso ng hazing kabilang ang kay Saliling. OPA alert sa Ilocos Sur. Spotted doon si Korean actor Lee Sung-gi. Sinundo po siya ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson gamit ang kanyang private jet. Isa sa pinasyalan ni Sung-gi ang sikat na Kalia Crisologo sa Vigan. Enjoy naman ang aktor sa dance performances na kanyang pinanood. Gumanap si Sung-gi sa ilang sikat na K-drama gaya ng Shining Inheritance at Vagabond. Susunod na, mahigit isang toneladang moonfish o isdang tabas. Saan nahuli? They would talk to me, talk about me behind my back. At Liza Soberano umamin tungkol sa ilang hamong hinarap niya sa showbiz. Magbabalik ka! Saksi! Mahigit isang toneladang isdang tabas o moonfish ang nalambat sa Barbasa, Antique. Nakintuwa nila sa dami ng huling isda sa pamamagitan ng lakbaklad fishing. Marami raw talaga ang kanilang huli habang umiinit ang panahon. Ibinenta naman ng mga mangiisda ang kanilang masaganang huli. Naging mainit ang episode ng Fast Talk with Boy Abunda kasama ang aktres na si Liza Soberano. Sinagot nila isang naunang naging komento tungkol sa kanya ni Tito Boy. Darito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. What was your reaction? Nahurt ako kasi feeling ko of all people, ikaw yung makakaintindi. Parang I felt misunderstood by you. Naging mainit ang latest episode ng Fast Talk with Boy Abunda ngayong araw sa one-on-one interview ni Tito Boy kay Liza Soberano. Nagbigay linaw naman si Tito Boy kung bakit siya naging disappointed sa vlog ni Liza na nirelease kailan lang. I felt parang bakit dinisregard ni Liza yung kanyang nakaraan. It's okay to rebrand, it's okay to redirect. But don't forget where you started because you got to where you are because of the people who helped you. Isa-isang inilahad ni Liza ang mga naging issue niya sa showbiz industry noon. Ayon kay Liza, dumating sa punto na hindi na siya nakapagde-desisyon para sa sarili niya. I didn't grow up learning how to choose things for myself and really, you know, deciding on what I want. It was always dictated by would people think this is what's right for me? Dagdag ni Liza, gusto sana niyang may creative participation siya sa mga ginagampanan niyang karakter. Pero kwento niya, meron pong mga times na I would talk to the director, I would talk to the PAs and be like, sa tingin ko po, hindi sasabihin ng character ko to. Pero, I didn't know that behind my back, they would talk about me behind my back during pre-prod meetings and call me little producer. Anya, nanahimik na lang siya para hindi na lumaki ang issue. At isang bagay lang naman ang hinangad niya. I just wanted to feel heard or listened to. Inamin din ni Liza na sa batang edad, hindi naging madali ang kanyang karera sa showbiz. Hindi ko po pangarap maging artista. I had to be an artista.
Pero sa kabila ng kanyang challenges na hinarap, may kinlaro naman si Liza. I'm not complaining. I'm very grateful for everything that I experienced. Aniya, dahil sa kanyang career, napag-aral niya ang kapatid at sarili niya. Grateful din siya sa kanyang two lives bilang Liza at Hope. I feel like Hope carries my heart. Okay. But Liza carries, like, is just the face of Hope. Mapapanood ang part 2 ng interview ni Liza sa Fast Talk with Boy Abunda sa Lunes. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. At aniga ng mga balitang ating sinaksihan. Ako naman Arnold Glavio, ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang sa Lunes, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi!